Before we start, let me just pay my last respects to a friend, a fellow car enthusiast, an EG fanatic, and a CRV owner, Rigus Santos. Rest in peace, brother. Welcome to Bud TV! Hello and welcome sa Bud TV. Andito na naman tayo to give you an update sa ating project CRV. We are on the primer stage na ng ating project, and kung titignan nyo doon sa likod, ayan na yung primer. Nalagay na natin, nakapag-spray na tayo sa buong katawan ng primer. And just to give you some updates on yung mga ginawa natin, we had to change some plans doon sa some panels or doon sa ibang parts nung sasakyan. Kasi kailangan namin pag-isipan kung ano ba talaga yung dapat. So I'll explain to you later. Pero ito siya, just to give you sorry doon sa ano, doon sa aso. Pero just to give you an update, meron akong konting video or B-roll. Tingnan nyo siya kung ano na yung ginawa. Okay, so ito na ang ating CRV project. Kung napapansin nyo from last week, nakikita nyo before I have discussed with you na maglalagay tayo ng fender mirror dito. Pero we finally decided na we will retain the original fender para hindi na namin kailangan maglagay ng fender mirror, kasi inisip namin kapag nilagyan namin siya, nasa opposite side siya ng driver. Kasi ang fender mirror kasi used to be dapat nasa opposite side ng driver, since ito left hand drive siya.
hindi siya dapat nasa left hand din. Dapat nahandito siya sa kabila. Dito dapat. So, since wala naman yata sa pagkakaalam ko na nagkaroon ng production, na nagkaroon ng fender mirror dito sa right side ng fender ng CRV, we decided na hindi na lang kami maglagay para hindi naman mukhang confusing para sa atin. Although maganda na may fender mirror, pero parang nakita ko na mas magiging okay pagka wala. So eto na siya. So flat na siya. We decided to retain yung fender. At yun na rin yung ginamit namin. So yung luma, we will decide to sell it na lang. So sa mga gusto or naghahanap ng fender na may mirror, for sale siya. Yung mga lumang bumper, eto siya, tsaka yung mga pinto. So kung sino man yung may gustong bumili, they are for sale. Mag-message lang po kayo sa akin kung interesado kayong makuha siya, yung mga door shells. Minimal lang naman ang mga dents nito, pero we decided to change it kasi mas gusto namin na walang masilya yung aming project. Ito rin pala yung tailgate. We will be selling it. Kung sino man may interesado sa inyo, just send me a message and we can talk about the price. Updates sa interior, sa loob. Wala pa naman kaming ginagawa sa loob. Hindi pa namin siya ginagalaw. After ng preparations sa labas, saka kami mag-move sa loob. And kung nakikita nyo, pine-prepare namin and nililinis muna namin yung mga natatakpan ng mga bumpers para masigurado namin na bago namin bugahan or pinturahan, malinis siya. Okay, so far yun lang yung update natin sa ating CRV. Meron kaming mga darating na mga parts na susunod in the next coming days. Papakita namin sa inyo yung mga parts na nakuha namin para makumpleto namin yung build. We feel na kailangan siyang palitan para maging maayos at malinis yung aming project. So abangan nyo sa susunod na episode. And we will keep on providing you or giving you updates sa ating build. Mag-standby lang kayo at abangan nyo. We will try to make it or upload it on a weekly basis para updated kayo sa mga ginagawa namin dito sa project namin. And if nagustuhan nyo yung aming video, please do give it a thumbs up. Share the video and please subscribe sa aming channel if you have not subscribed yet, and do not forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV. I'll give you additional updates in the next couple of days. Thank you, and see you next episode. Bye. Powered by Vroomix Aftermarket Parts and Accessories. Viray Towing Services since 1984. And Jet Air Auto Care Center. Thank you for watching. If you liked the video, give it a thumbs up, comment, and subscribe to our channel. And please don't forget to click the bell icon to get notified on our future videos. So again, this is Bud TV saying bye!